Marami po sa ating mga kababayan ang nangihingi ng updates ukol pa rin sa social amelioration program ng ating pamahalaan at yan at iba pa pong programa ng DSWD ang ating pag-uusapan kasama si Under Secretary Rene Glenpahe ng DSWD. Good morning po, Yusek. Dito rin ako nakatingin sa camera pala. Yusek, good morning po. Yung mata ko kung nakaganyan ako, tingnan mo. Opo, Yusek, maganda umaga po, naka-live na po tayo sa public briefing. Kumusta po ang pamahagi ng second tranche ng SAP at ilan po ang ating ilan ang hindi pa po nakakatanggap at kailan po ang target na matapos ang distribution nito, Yusek? Magandang umaga sa inyo lahat at magandang umaga din sa ating mga tagapakinig. Ayon po sa pamamahagi natin sa digital at manual payout, nasa 83.5 billion pesos na po yung ating naipamigay sa mga beneficiaries. At kabuuan po nito, nasa 13.9 million na beneficiary families na ang ating nabigyan sa SAP 2. Kasalukuyan po, 98% na ang accomplishment rate natin para sa ikalawang yugto ng SAP. Ang mga natitirang benepisyo na lang po ay binubuo ng mga beneficiaries na sinasabi nating duplicates o ineligible. Ganon din po ang mga beneficiary na may mga quality issues o yung mga may information na hindi tama. At meron din pong mangilan-ngilan na mga beneficiaries na nasa hard to reach o yung mga geographically isolated areas. Sinisikap din po ng ahensya na matapos natin sa buwang kasalukuyan ang distribution na ito upang tayo naman po ay makapaghanda sa implementasyon o magiging mga programa sa ilalim ng bayanihan to recover as one act o yung tinatawag natin na Bayanihan 2. Opo, Yusek, ano po ang mga nagiging dahilan kung bakit tumatagal po yung distribution ng SAP at paano nyo po ito inaaksyonan? Ito po yung palagi ang nagiging tanong, Yusek. Ilan po sa mga kadahilanan natin kung bakit nagkaroon ng pagkakaantala sa distribution ng SAP 2 ay yung mga kakulangan sa impormasyon na ibinigay ng ilang mga benepisaryo natin. Katulad po ng yung iba, kulang ng middle name, yung kanilang pag-fill up sa forms. Yung iba naman ay walang ibinigay na active cellphone numbers. At mayroon din po tayong consideration sa mga constraints o mga movement restrictions na nadaranasan natin dahil sa COVID countermeasures. At ganun din po panghuli yung ating mga nasa hard to reach areas. May mga lokal na pamahalaan din po nung kasalukuyang nagpo-proseso tayo ang hindi nakapagsumiti kaagad ng kanilang mga listahan ng benepisaryo. Opo, masasabi ko naman na patuloy ang ating pakikipag-ugnayan at pinaiigting lalo ang pakikipag-ugnayan sa ating mga financial service providers upang matugunan ang mga issue na ito at nang maproseso na natin kaagad yung mga benefits ng ating mga mamamayan. Opo, inanunsyo po ng Malacañang yung planong i-prioritize yung 4Ps beneficiaries sa COVID-19 distribution. May mga ginagawa na po ba kayong mga hakbang bilang paghahanda ukol dito o meron na po bang naipatutupad para dito? Unang-una po ay nais nating banggitin na malugod na tinatanggap ng DSWD ang anunsyong ito ng Malacañang. Malaking tulong po sa ating mga 4Ps beneficiaries ang balita na ito sapagkat alam naman natin sila po ay kabilang doon sa mga talagang nangangailangan sa ating lipunan. At sa ngayon po ay nais lamang muna nating linawin na ang DSWD ay hindi pa po nakakatanggap ng panuntunan o yung guidelines ukol dito. Kung kaya pa ang ahensya ay nagsasagawa pa lamang po ng mga paghahanda o magsasagawa ng mga paghahanda saka sakaling magkaroon na po tayo ng guidelines o pamantayan tungkol dito.
At ganun din po, hinihintay rin natin yung authorization ng kaukulang ahensya upang magbigay ng clearance tungkol sa paggamit nito at kung paano ito gagamitin. Samantala po, nananawagan din tayo sa ating mga 4Ps beneficiaries na hintayin lamang po ang opisyal na anunsyo hinggil dito. At ito po ay palalabasin natin sa pamamagitan ng DSWD accounts sa social media. Opo, Yusek, ngayong buwan po ng mga katutubo, paano nyo po ito pinagdiriwang? Ano po yung mga programa na gagawin ng DSWD para sa kanila? Ang DSWD po ay nakikiisa sa ating mga kapatid na katutubo para sa matagumpay na pagdaraos ng Indigenous People's Month celebration sa taong ito. Ito po ay pinangungunahan ng National Commission on Indigenous People o yung NCIP. Pinahalagahan po ng DSWD ang kasarinlan ng ating mga katutubo na kababayan. Ang ahensya po ay pinipilit paigtingin at palakasin ang kanilang kakayahan upang mabigyan sila ng mga intervensyon na hindi naman salungat sa kanilang kultura at pagkakakilanlan. Nagpapatupad po tayo ng comprehensive program on street children, street families, and indigenous people na naglalayong magbahagi ng holistic approach sa pagtugon sa mga pangangailangan at upang makatulong din sa pagiging mas produktibo ng mga katutubo natin. Ipinatutupad po ng DSWD ang Modified Conditional Cash Transfer for Indigenous Peoples o yung tinatawag natin na MCCTIP. Particular po na nagbibigay ng cash grants ito sa ating mga katutubo mula sa geographically isolated and disadvantaged area o yung tinatawag natin na GIDA na hindi sakop ng regular na pantawid pamilyang Filipino program o 4Ps. Nais ko rin ibahagi po sa ating mga taga-subaybay na ang NCIP po ay isang supervised agency ng DSWD. At dahil po dito ay mabilis at madali ang koordinasyon ng dalawang ahensya upang mas maging epektibo at maging epesyente ang serbisyong pinapahatid natin sa publiko, lalo na sa ating mga katutubong kababayan. Opo. Para naman po dito sa mga 4Ps workers na naging biktima ng shooting incident sa Tawi-Tawi, ano po yung tulong na naipaabot ng DSWD sa kanila? Sa ngayon po ay nabigyan na natin sila, napagkulooban natin sila ng tinatawag nating AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Dito po ay nagkaroon sila ng medical assistance at nabigyan po natin ng guarantee letter upang yung kanilang expenses o yung gastusin sa ospital ay sagot na po ng ahensya. Ang huling balita ko ay mukhang lalabas na rin po sa ospital yung isang naging biktima dito at maayos naman po ang kalagayan. Opo, kumusta po yung isinagawa niyo namang assessment para po dun sa listahan ng Filipino poor families? Gaano karami na po yung natapos ang DSWD at gaano po kalaki ang maitutulong ng listahan na ito sa mga programa isinasagawa ng DSWD, lalo nga na nandito pa rin po tayo sa gitna ng pandemya? Base po dun sa huling ulat, October 4, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 14.4 million na po na mga tahanan o mga kabahayan ang nagawang ma-assess ng ating mga teams. Patuloy po ang ikatlong yugto ng listahanan. Kabuuan po, nasa 97% na ang bilang ng mga na-encode sa database ng DSWD. Ang mga na-encode na datos na ito, base sa mga assessment forms ay sumasailalim sa tinatawag nating proxy means test o yung upang mabuo yung listahan, ano?
Itong proxy means test o PMT na tinatawag natin ay isang statistical model na tumatantya sa kinikita ng isang sambahayan base sa mga madaling makita, yung mga kapansin-pansin na mapapatunayang katangian o yung mga datos gaya ng pagkakayari ng bahay, kung ito ba ay yari sa simento, yari sa kahoy o mga iba-iba pang kagamitan. Ganon din po kung mayroon siyang koneksyon sa tubig o sa kuryente at iba pang mga pag-aari niya. Pagkatapos po nito ay ipapaskil natin itong mga listahan nito sa mga barangay hall o sa mga iba pang prominenteng lugar upang ripasuhin o tignan ng ating mga kababayan at maaari rin silang magmungkahi, magbigay ng suggestion o ng correction upang maiwasto kung anuman ang hindi tamang datos na nakalagay dito. Ito po ay pwedeng mag-update din sila sa kanilang mga latest o yung pinakahuling impormasyon katulad ng bagong address kung sila ay lumipat ng tahanan at maaari rin po nilang ihain ang kanilang mga hinaing o yung mga correction o mga reklamo kung meron man sa pamamagitan ng community desk online system base na rin po sa schedule na ilalabas ng mga field offices natin. Opo, Yusek, kunin ko na lang po yung inyong mensahe sa publiko at syempre doon po sa mga umaasa pa rin po na mapagkakaloban ng ating SAP. Opo, bilang pang huling mensahe po ay asahan po ng ating mga mamamayan na kami dito sa DSWD ay patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan, lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya. Nagpapasalamat po ang DSWD na ng malaki sa ating mga katuwang na mga ahensya, mga pribadong sektor at mga kawani na hindi alintana ang banta ng pandemya upang patuloy na magampanan ang kanilang mga tungkulin sa taong bayan. Patuloy pong magsusumikap ang DSWD upang maipahatid ang maagap, mapagkalingang serbisyo sa mamamayang Pilipino. At sa ngalan po ni Secretary Rolando Bautista, maraming salamat po at manatili sana tayong ligtas. Maraming pong salamat, Yusek Rene Glenn Pahe ng DSWD.